यो दादा ओती गयो नीति तो पकी तो Ang sabi nila, nagmumulto kasi. Sa mundo ng akutin, akutin ako. Ako, ako. Magandang gabi sa iyo, Idol! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Takutin Mo Ako. Idol, nakahanda ka na bang pakinggan ang ating kwento ngayong gabi? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Maylin. Magandang gabi, Tito Pakito. Ako po si Maylin. Mga idol, meron din po akong nakakatakot na karanasan na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito nung ako ay 15 years old pa lamang. Hindi naman po ako sinaniban, pero hinding-hindi ko po malilimutan kung paanong pahirapan ako ng isang demonyo. Mga idol, dala siguro ng aking kabataan, marami akong naging interes gawin ng mga iba't ibang bagay. Sa kasamaang palad, sinubukan kong gawin ang isang ritual na kung tawagin ay demonolohiya o ang pakikipag-usap sa mga demonyo. Isang bagay ito na aking pinagsisihan. Isang gabi, ginawa ko ang isang ritual upang magparamdam sa akin ng isang demonyo. Hindi ko na lamang po isasalarawan ang aking ginawang ritual upang hindi nagayahin ng mga nakikinig. Ngunit, masasabi ko po na umepekto ito. Dahil ramdam na ramdam ko ang nakakatayong balahibo na malamig na hangin sa loob ng aking kwarto. At kitang-kita ko, mga idol, ang mga aninong dumadaan sa pader habang naririnig ko ang mga nakakatangot na ungol nito. At maya-maya ay bigla namang bumalik sa normal ang lahat. Ang akala ko ay wala na. Ngunit umpisa na pala ito ng aking paghihirap. Nakakaramdam na ako ng parabang may nakatingin palagi sa akin. Pero binabaliwala ko na lamang iyon. Isang gabi, natulog sa bahay ang aking matalik na kaibigan na si Rika. Next week, uuwi ng probinsya sila mama at papa. Isang linggo sila doon. Doon naman tayo matulog sa amin, ha? Oo naman. Bakit di ka sumama sa probinsya? Ayoko. Dito na lang ako. Mas gusto ko sa bahay. At saka, nandito ka naman eh. May makakasama naman ako. Okay.
Antok na ako. Tara, tulog na tayo. Naku, alauna na pala. Magja-jogging pa tayo bukas. O nga, no? Sige, tara, pahinga na tayo. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. Nanaginip ako na may isang anino na humahabol sa akin. Hindi ka makakatawa sa akin. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Anong gagawin mo sa akin? Huwag! Pakawalan mo ako! Kakainin ko lang naman ang lamang loob mo. Ginising ako ni Rika. Maylin! Maylin! Uy! Gising! Ano ka? Gising! Uy! Ano ka ba? Tara, nag-iinap ka! May anino daw na humahabol sa akin. Kinain ang laman lawab ko. Oo, wala yun. Panaginip lang yun. O teka, ikukuha kita ng tubig. Mga idol, uuwi na dapat kinabukasan si Rika sa kanila. Pero nakiusap ako sa kanya na sa bahay na ulit matulog. Mga idol, ayaw kong mapag-isa ng mga panahon na iyon. Pumayag naman si Rika. Umuwi lang siya saglit at bumalik din ng hapon. Nang gabi na ulit at kami ay natutulog na, nagkaroon na naman ako ng masamang panaginip. Ha? Bakit wala akong makita? Bakit ang dilim? Wala akong makita! Nasaan ako? Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nasaan ako? Alam mo ba kung nasaan ka? Sino ka? Nasaan ako? Ako ang nasa panaginip mo kagabi. Gusto mo malaman kung nasaan ka? Nasa loob ka ng tiyan ko! Maya-maya mga idol, ginising na naman ako ni Rika. Niyakap ko siya. Parang totoo ang panaginip. Siya na naman! Sinong siya ang sinasabi mo? Yung napanaginipan ko kagabi! Siya na naman yung napanaginipan ko ngayon! Aray! Aray! Maylin! Bakit? Aray! Ang likod ko! Ang sakit! Ang init! Parang sinusunog! Hindi ko alam ang sumunod na nangyari pagkatapos akong himatayin. Nagising na lang ako na nasa ospital na mga idol. Nasa tabi ko si Rika. Nasaan ako? Nasaan ako? Rika?
Nandito ako, Maylin. Sina Mama at Papa. Andun sa labas, kausap ang doktor. Maylin, may hindi ka sinasabi sa akin, ha? Ha? Bakit? May ginawa ka, no? Ayan, napahama ka tuloy. Anong ibig mong sabihin? Kilala kita, Kamilin. May ginawa kang ritual, no? Ha? Uuri ka. Pasensya na, inilihim ko sa'yo. Akala ko kasi, wala lang. Masyado ka naman kasing adventurous. Pilihin mo lang ang mga gagawin mo. Oo nga eh. Sorry, bes. Nakita ko siya kagabi. Ha? Sino? Ang demonyo. Paano? Nung nawalan ka ng malay, tinawag ko sina Mama at Papa mo. Doon ko siya nakita. Sa sulok ng kwarto mo, sa tabi ng cabinet. Isang anino na may malalaking sungay. Tapos, kulay pula ang mata. Anong gagawin ko? Baka balikan niya ako, Rika. Nang makalabas ako ng ospital, may tinawag si Rika na isang kakilala na maalam din sa mundo ng kababalaghan. Si Iliana. Inimbitahan namin siya sa bahay at hindi namin ipinaalam kina Mama ang gagawin. Nang kaming tatlo na lang nasa kwarto, sabi niya sa akin na ang ginawa kong ritual ay nagbukas ng isang pinto upang makalabas ang isang demonyo na siyang gumagambala sa akin. May kinuha siyang isang kwintas na may kulay berde na kristal at habang itinaas niya ito ay may sinasambit siyang orasyon. Nang matapos ay tinanong namin siya kung ano ang kanyang ginawa. Sinara lang niya ang sinasabi niyang pinto upang hindi na makalabas-masok ang nasabing demonyo. At simula noon ay wala na akong mga masasamang karanasan at hindi ko na inulit pa ang aking ginawang iyon. Maraming salamat po sa inyo, mga idol. Maraming salamat po sa iyo, Tito Paquito, at sa iyong programa. Ako po, si Maylin. Inyo na naman, napakinggan ang isang nakakakilang at nakatapanin palahibong kwento sa Hagutin Mo Ako. Hanggang sa muli, Hagutin Mo Ako.